Okay, maraming salamat, Ron. So, paumanhin sa aming pagka-delay, let us proceed sa ating lesson. I have thought of a Holy Week special lesson. Magpahinga muna sa 1689. I was trying to look for some lessons in the past para ma-share namin dito sa RBS, but I ended up making a new one about dito sa active and passive obedience to Christ. But I hope na ma-try ko ito ma-compress. It became longer than what I expected. So let us proceed sa ating lesson. So, sa Romans chapter 5 verse 19, we find a verse that talks about the obedience of the second Adam. Sinabi niya dito, kinumpara niya yung ginawa na destruction sa humanity sa harapan ng Diyos ng first Adam, si Adam, and then yung second Adam, kinounter niya. At ang point ni Paul sa Romans 5 is mas maraming nagawa na accomplishment ang second Adam kaysa sa inundo ng first Adam. At isa nga dito ay ang pagkakaroon ng righteousness. Alam natin nung ang tao ay wala pang kasalanan, he was positively holy and righteous. But what the second Adam did was this: for as by one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. So sa pagsunod ng isa ay magkakaroon ng katwiran ang marami. So dito, mga theologians, they call this yung tinatawag nilang the active obedience ng Panginoon. So therefore, nagkakaloob ng righteousness ang Panginoon. Nagkaroon siya ng righteousness through His obedience, active obedience. And of course, kasama na din yung suffering. Now, as I've said, should be na shorter ang ating pag-aaral ngayon, but it became longer because I tried to connect yung active and passive obedience hindi muna sa simula ng buhay ni Christ sa incarnation, kundi doon pa sa history or sa eternity, doon sa submission ng second person of the Trinity. So, para lamang tayo ay magkaroon ng idea dito, nagkaroon ng Trinitarian Pact or yung pag-uusap ang Trinity, at doon nagkaroon ng submission ang second person. Dito sila nag-usap. So, yan lang naman ang sinasabi ng John chapter 4. So, skip na natin. Yung sabi ni Thomas Goodwin, ang covenant of redemption, ito yung pinaka, the greatest affair between persons of the highest sovereignty and majesty that ever was transacted either in heaven or on earth or ever will be. This is the greatest na agreement between the Trinity na may magliligtas sa tao. Kaya ito yung magandang parang description ni John Flavel. Ito yung parang pagsasadula. Hindi naman ito exactly nangyari, pero para kay Flavel, ganito ang nangyari sa decree. Father, my son, sabi ng father, my son, here is a company of poor miserable souls that have utterly undone themselves and now lie open to my justice. Justice demands satisfaction for them or will satisfy itself in the eternal ruin of them. What shall be done for these souls? Sabi daw ng son, O my father, such is my love to and pity for them, rather than they shall perish eternally, I will be responsible for them as their surety. Bring in all thy bills that I may see what they owe thee. Lord, bring them all in that there may be no after reckonings with them. At my hand shall you require it. I will rather choose to suffer thy wrath than they should suffer it. Upon me, my father, upon me be all their debt.
So nakita ninyo yung sinabi dito ng conversation na inisip ni John Flavel at nagkaroon nga ng ganitong pag-uusap. So therefore, ang voluntary pact na ito ay nag-necessitate sa tinatawag na subordination. So nagkaroon ng willing and voluntary subordination ang Son of God. Kaya dito, kumbaga gusto ko lang i-emphasize dito, hindi makakaya ni Kristo nung nandito siya sa lupa na sumunod kung walang ganitong pag-uusap na nangyari sa eternity. Hindi niya makakayanan at hindi niya ito magagawa kung wala munang willingness at submission or subordination sa plan na willingly nandun sa nangyaring ito sa history. So therefore, we now proceed from cradle to the grave. At ang obedience ni Christ para sa marami, akala ng iba, when they say na obedience ni Christ, ginawa lang ito sa cross. But the truth is, sabi ng Romans 5:19, yung obedience na ito, hindi nangyari actually sa paggawa sa cross, kundi sa obedience niya noon pa lang na naisilang siya. Sabi dito sa ating pinag-aaralan, nakaka-encourage na may resurgence ng appreciation ng death of Christ as satisfaction of God's justice. Di ba? May mga theories ng atonement na namatay si Kristo dahil sa demonyo, kailangan niya itong singilin siya ng demonyo. Marami mga theories na ito ay kabayaran sa gobyerno kaya bilang martir, pero namatay si Kristo bilang substitute, kahalili. So therefore, na-appreciate ito lately na maraming mga Kristiyano pinag-uusapan ito at tinuturo, pero ang nakakalungkot, there is also a misunderstanding of what we call the active and passive obedience. No, para sa iba, pag tinawag na active obedience, ito yung pangunawa nila that Christ, tinutukoy nito ay yung sinless life ni Christ leading sa kanyang Passion Week. So, kumbaga parang periodic or period-oriented ang pinag-uusapan na yung active obedience is yung pagsunod ni Kristo nung nabubuhay siya, and then pag dumating naman yung passive obedience, yun na yung final week, yung Passion Week ni Christ sa kanyang suffering, sa kanyang dying. Pero alam nyo, ang period-oriented understanding ng obedience ni Christ, hindi ito yung classic Reformed position. Ang classic Reformed position is that the active and passive obedience of Christ refers to the different aspects, not of periods, of the whole work of Christ in His humiliation. So, nakita natin, hindi ito pag sinabing parang ito, period 1, ito yung active obedience, no? Ito yung passive obedience doon sa final week. So therefore, ang reform view is this, yung active obedience is Christ's obedience as fulfillment to the demands of the law. So in other words, sa pagtupad ni Kristo sa nire-require ng Diyos sa atin, ginawa niya lahat ito bilang demands sa kautusan, kung ano yung nire-require ng Ten Commandments, lahat ng commandments ng Panginoon para sa atin, yun yung active obedience na pinag-uusapan. And passive obedience is the suffering of Christ as penalty of God's law for our sins. So which means, anuman yung nire-require ng law na dapat parusa na matanggap ng mga Kristiyano o ng mga alagad ni Kristo, yun yung tinatawag na passive obedience. Hindi pag sinabing active, kumikilos. Yung passive, hindi siya kumikilos. No, passive here is from the word passion. So in other words, yung sufferings ni Christ. At si Christ, hindi lang siya nag-suffering sa cross. Nag-suffer siya the moment na siya ay nagkatawang tao. Kaya sabi ni John Murray, napaka-helpful ng kanyang sinabi dito, we cannot allocate certain phrases or acts of our Lord's life on earth to the active obedience and certain other phases and acts to the passive obedience. The distinction between the active and passive obedience is not a distinction of periods. It is our Lord's whole work of obedience in every phase and period that is described as active and passive. And we must avoid the mistake of thinking that the active obedience applies to the obedience of His life and the passive obedience to the obedience of His final sufferings and
death. So alisin na natin sa isip natin na active obedience habang siya ay nagmi-ministry, then yung active, yung parang nasa cross na siya, or yung passive, yun yung nasa cross na siya. Kaya nga sabi ni Robert Raymond, si Robert Raymond isang theologian na Presbyterian, sabi niya mas magandang tawag daw sa active obedience is yung preceptive will. Ano ba yung nire-require ng law para tayo magkaroon ng acceptance? Ano ba yung passive obedience? Ito yung penal, ito yung kabayaran sa kasalanan, no? Okay, so again, para sa mga bago dito, siguro magbabago kayo, yun ano ba yung active and passive, para sa madaling salita na lang, eto, yung active obedience, ito yung pagsunod ni Kristo sa kautusan na nire-require ng Diyos. Ang passive obedience, ito yung kabayaran sa kasalanan dahil tayo ay nagkasala sa kautusan. So, ngayon, may warning muna tayo dito. Ang obedience ni Christ na ito ay objective. Pag sinabing objective, ito ay nakasula o ginawa niya bilang sa mata ng korte ng Diyos, tayo ay parang na-fulfill natin yung ginawa, yung inire-require ng Diyos at nabayaran na natin yung kabayaran na dapat natin bigay. Pero hindi natin intrinsically or personally na naranasan. So therefore, objective siya. Hindi siya dapat gayahin. So let us beware sa ganitong practice, no, ng mga maraming Pilipino dito sa Pampanga, may mga nagbubuhat na ng krus. This is not only foolish and ignorant, yung gagayahin mo yung pagdurusa ni Kristo, this is most of all blasphemous, because nung ginawa ito ni Kristo, hindi niya ginawa ito para gayahin. Meron siyang pagfulfill sa covenant na pinag-usapan nila sa tinuro ko kanina sa covenant of redemption. So kumbaga, ginagawa niya to. Isa sa magandang application dito, yung temptation sa wilderness ni Satan. Di ba, pag binasa natin ang temptation sa wilderness, ang inisip natin, ganito pala labanan ang temptation. Ganito pala dapat ang labanan ng kasalanan. But that's not the point of the text. Hindi niya pinapakita kung paano dapat natin labanan ng kasalanan. Pinapakita doon kung paano yung second Adam, nagtagumpay siya doon sa hindi kinatagumpayan ng first Adam. Yung second Adam, first Adam, nasa perfect environment siya, pero bumigay siya sa kasalanan. Ang second Adam ay nandun siya, ginutom muna niya ang sarili niya ng 40 days, tsaka niya hinayaan, tsaka nagkaroon ng ganun. Pero mamaya makikita natin that the temptation is not only after 40 days, but all throughout those 40 days. Okay? So, the salvation Christ purchased for you was accomplished through His lifelong suffering as penalty for your sin and His lifelong obedience to God's law for you. So, tingnan natin ito. Baka hindi tayo aware dito. Ang iniisip natin, nung namatay lang si Kristo, doon lang niya inaccomplish, no? Makikita ninyo dito, kung ikaw ang tagapagligtas at tinitingnan pala ng Diyos mula nung ikaw ay isinilang hanggang sa mamatay, isang pagkakamali mo lang, tapos na yung mission mo and you will fail. Because the lesson of the active and passive obedience is that Jesus has to make it perfect from cradle to the grave. Walang anumang pagpalya on His part. One time lang na siya ay magkasala, one time lang na siya ay magsinungaling, one time lamang na siya ay bumigay sa temptation, then therefore there will be no salvation provided for you. So don't think that this is just a walk in the park, na dahil alam niyo nag Passion Week, nagsimula ng Palm Sunday, nagkaroon ng death on a Friday, and then resurrect, is just a simple 1 week mission. No, it was a mission for 30 plus years na accomplish para lang sa atin, so that you will be able to accomplish, satisfy yung nire-require ng Diyos, which is the fulfillment of the law and the penalty of your sin, for your sin. So, tingnan natin ng hopefully mabilisan ng passive obedience. Ano may passive obedience? Pag sinabi natin passive obedience, sabi sa Hebrews 5:8, Jesus, although He was a son, He learned obedience through what He suffered. In other words, nagkaroon siya ng passive obedience dito, no? Nag-obey siya to at nag-suffer siya, and He learned yung pag-obey sa Diyos, sa Ama, through His suffering. No, sinasabi niya, paano ito nangyari? No, ang sabi na yung Maximinus dito, isang theologian,
ay ang ibig lang sabihin nito is sa incarnation, na-experience niya talaga yung actual obedience kasi doon sa covenant of redemption, nag-usap na sila ng Trinity, alam na niya and anticipate na niya ganito mangyayari. But in actual life, eto na naranasan niya. So ang suffering dito is hindi yung cross time lamang, kundi yung whole life. So the suffering Christ received was all throughout His life sa buong state of humiliation, no? So therefore, this suffering have been intensified on this latter life ng kanyang buhay. So therefore, latter part ng kanyang buhay. So this is the death on the cross, but this suffering ay nagsimula nung una pa lang at ang suffering na to was both body and soul. Huwag nating isipin na, ang iniisip lang kasi natin minsan, no, yung experiences ng physical life, no, yung sakit, yung dugo, yung mga wounds, but more than that, yung pangunawa at yung pakiramdam na bit-bit mo, no? Yung kasalanan ng maraming tao and at the same time, yung galit at poot ng Diyos. Paano ka natin i-stress? At paano ka nahihirapan kapag maraming mga taong galit sa'yo, mga malmo sa buhay? This is the exact experience of Jesus sa kanyang passive obedience. Pero ano yung mga actual points na pwede nating tingnan sa passive obedience? Number one, yung temptation. Temptation. Alam niyo, sa temptation, makikita natin, no, lalo na sa wilderness, it provides a humbling view paano hinarap ni Christ yung sinful world, pero nag-succeed siya kay Satan. Ginawa yun ni Christ as the second Adam. Yung first Adam, he was tested in a perfect environment, yet nagbumigay siya. Kaya sa mga nagyayabang na kung sila daw ang gumawa nun, eh baka hindi sila nag-fail. You don't know what you're doing. Ganito katindi ang kasalanan na kahit na si Adam sa kanyang perfect environment, he was not able to fight sin. You know why? Because it is only by the grace of God na fight at nalalabanan ng kasalanan. That is only the power existing in this world to fight sin. Pero nakakagulat dito, pag tinignan mo pala sa Greek, sa Mark 1.13, ang sabi doon, Christ was being tempted by Satan. Ang pagkagamit sa Greek is, it means continual temptation. So during those 40 days, he was not tempted after 40 days, he was tempted for 40 days with an intensified focus sa kanya. So dito, sasabihin nila, eh Diyos naman siya, kaya hindi siya nahirapan. Isipin ninyo, isa sa pinaka, no, matinding lesson na matututunan natin sa sufferings ni Christ, lalo na pagdating sa temptation, is this matter. Alam nyo ba that they were most thrilled because never siyang bumigay? They were the heaviest and the most excruciating and napakalakas na temptation na naranasan ni Christ. Naisip nyo siguro, hindi kayo bumibigay sa isang kasalanan, tapos biglang titindi yung temptation sa ikalawang level. Dahil di ka bumigay, mas matindi palang temptation. Isipin ninyo ang isang tao na never siyang bumigay sa kasalanan. Therefore, dito binuhos ni Satanas ang pinakamatinding puwersa. Lahat ng puwersa ng impyerno inilabas ni Satanas para kay Jesus, yet hindi siya bumigay. Kaya nga kapag sinabi natin di tayo naintindihan ni Jesus, that is a lie, that is not true, because siya ang pinakanakakaintindi sa full force ng temptation, ng kasalanan, sapagkat ibinuhos sa kanya. E tayo, isang konting pitik lang ni Satanas, bumibigay tayo, but dito kay Kristo ay napaka tindi ng kanyang naranasan. So, we hope na ito ay magdulot sa atin ng humility and pagtingin kay Kristo in a high view, no? Ikalawa, yung persecution, his ministry was a constant experience of persecution. Matinding suffering ang naranasan niya, di ba? So, alam natin yan, the people sa Israel, lahat, ano, yun ba yung ginawa nila? Sipin nyo, yung mga Jewish leaders, they continually opposed him, pinahamak niya nila siya. And secondly, the people of Israel, they rejected him. Diyan sa John chapter 8, tinawag pa siya, no? Nung hindi siya pinaniniwalaan, tinawag pa siya ng, ano, sabi niya, hindi kami mga anak ng mga ngalunya. Kumbaga, ginyudge si Jesus na dahil na sabi na yung kanyang birth, inakala nila si Mary ay isang
prostitute o isang babae na nakipangalunya sa ibang lalaki. Ganun ang sinabi. Even his brothers sa Job chapter 7, hindi siya pinaniniwalaan. Tinutuya pa siya. Kung ikaw talaga ang ano, ba't di ka pumunta doon? Sabi nila. And of course, his disciples, they left him and forsook him. You know, yung betrayal ng isang Judas, napakatindi nito. So, therefore, mga kapatid, ito ang isa sa napakatinding naranasan ni Kristo. And not only that, yung human grief. Wala na tayo report kung ano nangyari kay Joseph, but we assume that maybe namatay siya, naranasan niya yung grief. But kung explicit text ang hanap natin, John 11:35, there Jesus wept because of his friend Lazarus. He loved them. So nakaranas siya ng ganito na hindi niya deserve. That's part of his suffering. Pero pinakamatinding suffering sa passive obedience, not the temptation, persecution, human grief, hindi yung whole life lamang, but the suffering on the cross. Nakafocus doon yung sufferings niya. Yung physical pain and death, this is the most horrible form of execution during that time. At tingnan nyo, he experienced this as a criminal, pero hindi siya criminal. Ni minsang kasalanan, wala siyang ginawa. Kaya tingnan natin, sabi ni Seneca, yung nag-report siya sa isang tao na dinescribe niya nung nakukrucify ang isang tao, ang description niya is, this drawing the breath of life and long drawn out agony. So the intention of crucifixion is not just to kill, but actually to make the person suffer more. Ma-maximize yung suffering, ma-prolong yung agony ng tao at mamatay siya sa napakahirap na paraan. Here, I have to quote this, no, from Wayne Grudem. Let's listen at pakiramdaman natin kung gaano at paano nangyari sa cross. I quote, "A criminal who was crucified was essentially forced to inflict upon himself a very slow death by suffocation. When the criminal's arms were outstretched and fastened by nails to the cross, he had to support most of the weight of his body with his arms. The chest cavity would be pulled upward and outward, making it difficult to exhale in order to be able to draw a fresh breath. But when the victim's longing for oxygen became unbearable, he would have to push himself up with his feet, thus giving more natural support to the weight of his body. Releasing some of the weight from his arms and enabling his chest cavity to contract more normally. By pushing himself upward in this way, the criminal could fend off suffocation. But it was extremely painful because it required putting the body's weight on the nails, holding the feet, and bending the elbows and pulling upward on the nails driven through the wrists." So therefore, yung pagkapako ng Panginoon, the nails na naka-fasten sa kanyang dalawang kamay at sa kanyang mga paa, they were intentionally put there para kapag nahirapan ng huminga yung ang Panginoon, doon siya kakapit para lamang mag-survive siya. Pero kumbaga parang kumakapit siya sa napakamatalim at napakasakit na paraan at napakatalim na bagay. So, ito yung assessment ng theologian. Why don't we go to the medical explanation on this? Ang sabi ng medical explanation, it was an agonizing and tiring, and it can lead eventually to asphyxia. Ito yung sabi ng ng isang doktor, pinag-aralan yung physical death ni Jesus Christ, si William Edwards ng Journal of the American Medical Association, March 21, 1986, sinabi niya dito, "Adequate exhalation required lifting the body by pushing up on the feet and by flexing the elbows. However, this maneuver would place the entire weight of the body on the tarsals and would produce searing pain. Furthermore, flexion of the elbows would cause rotation of the wrists about the iron nails and cause fiery pain along the damaged median nerves. Muscle cramps and paresthesias of the outstretched and uplifted arms would add to the discomfort. As a result, each respiratory effort would become agonizing and tiring and lead eventually to asphyxia." This is the pain on the cross that the Lord Jesus has to endure in order to
fulfill o bayaran yung kasalanan natin na dapat maranasan. But this is just physical pain. But how about the pain of bearing sin? Ito yung mas matindi kaysa sa physical pain, no? The sins of the people of God were imputed to him. Eh, isipin nyo, yung sins na yon, wala kang ginawang kasalanan, pero ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ang nakagawa. Inimpute sa iyo. At yung holiness ni Jesus being perfect man, eh, di ba? Sabi ng Bible, ito ay extremely repulsive sa kanyang holy nature. Pero yung pain na yon, kinuha niya, tinanggap niya. Tinanggap niya na parang ako yung nakagawa. Parang ako yung nagdadala nitong kasalanan na ito. Hindi siya ang nakagawa, pero parang dahil siya ang tinitingnan na magbabayad nito. Kaya di ba sabi ng Isaiah 53:6, sabi niya doon, "The Lord has laid on him the iniquity of us all." Yung iniquity, paghihirap, yung ating kasalanan napunta sa kanya. And what led to this? Kailangan ng abandonment. For the first time in all eternity, the Father really turned his back on his Son. It was the first time, perfect harmony, perfect unity, yet the Son was abandoned. Kaya sumigaw siya, di ba? "Father, Father, why has thou forsaken me?" Maraming nagsasabi, bakit daw sumigaw siya ng ganon? You know, he was a man. He was a true man. At talagang sisigaw ka ng ganon kung ikaw man ang i-abandon. Ha? Remember, for all his life, he was so dependent sa Father. Hindi niya ginamit ang kanyang sariling pagka-Diyos nung labanan niya si Satanas. Nung siya'y pumili, kailangan niya ng wisdom pumili ng mga disciples. Lahat ng ginawa niya from simula ng incarnation up to this time, umaasa siya sa Father. Umaasa siya sa source of encouragement. Kaya nga nung nasa Garden of Gethsemane, may mga angels na nag-encourage. Imagine this time, the Father would abandon him because for the first time, he will be seen as a criminal, a blasphemer, a sex pervert, as a murderer, as a liar, as a man who is fully given to sin. Hindi niya lahat ginawa yun at hindi siya yun, but during that time, we believe the death of Christ was a substitutionary death. It was a vicarious death. So in other words, namamatay siya doon bilang kahalili nating lahat. So remember, doon sa krus, it's now time for us to see the greatest suffering of all, and that is the bearing of the wrath of God. This is the most difficult part because hindi ka lang unang physical, then tiningnan ka bilang makasalanan, and then inabandon na ka. Pero okay sa iba, no? Abandonahin na lang kita, wag na kitang parusahan. But dito, umatake ang Ama. He became the object of God's wrath, na full of hatred sa makasalanan at sa kasalanan mismo, and he received the full vengeance of God's wrath against the sins of man. Sipin nyo to. Ito, bago ang second coming and great judgment day. This will be, hanggang ngayon sa history, the greatest demonstration of the wrath of God sa kasaysayan. Sasabihin mo, kahit pumunta ka sa mga lugar na puno ng giyera, meron pa rin ng act of grace doon. Meron pa rin ng mga pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Pero dito, Jesus Christ experienced hell because dito hindi nag-withhold kahit kaunti ang Panginoon. He was really separated from God the Father, at lahat ng puot ng Diyos na ipagkakalob niya sa lahat ng mga nire-represent ni Jesus, ang mga elect, itinapon ng Diyos sa oras na yon. So you see, hindi ang mga kalamidad na sinasabi, talagang galit ang Diyos, ito na yung mga kalamidad na dumarating sa atin, pumuputok ang mga bulkan, mga bagyo, ang lalakas. No, kung gusto mong malaman ang pinaka, ang the worst na panahon sa kasaysayan na talagang nagalit at ibinigay at nibinuhos ng Diyos ang kanyang sariling galit at sariling poot, look on the cross. Doon sa cross, lahat ng kasalanan mo na ginawa noon at gagawin mo pa hanggang mamatay ka, 20 years from now, do you know kung Kristiyano ka, binayaran na ni Kristo noon doon? If you will become a person na ganito, ganyan, Christ has embraced that
title sa harapan ng Diyos. Let me just read Stephen Charnock. Sabi ni Stephen Charnock, he was desirous to hear him groaning. Ito yung daw pakiramdam ng ama sa kanyang anak. He was so desirous to hear him groaning and see him bleeding that we might not groan under his frowns and bleed under his wrath. He spared not him that he might spare us, refused not to strike him that he might be well pleased with us, drenched his sword in the blood of his son that it might not forever be wet with ours, but that his goodness might forever triumph in our salvation. He was willing to have his son made man and die rather than man should perish, who had delighted to ruin himself. He seemed to degrade him for a time from what he was. So you see, kung mababasa mo to and your heart would not be broken dito sa sacrifice na ginawa ng Diyos sa atin, ng Panginoon sa atin, what kind of heart do you have? So at the end of the day, it is not those people ang nag-deliver sa Panginoon sa Diyos, kundi ang Diyos mismo, so that He will die the death that we cannot die. Yan ang sabi ni Octavius Winslow, "We who delivered up Jesus to die, not Judas for money, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love." And He delivered Jesus to death because He loves us. And then, akala ng iba, okay na yon, tapos na. But there is this active obedience, kasi kapag nabayaran ang kasalanan mo, okay, tapos na. Nandiyan ka, bayad na yung kasalanan mo. But you have not yet pleased the Father because hindi mo pa na-accomplish ang the whole Ten Commandments. Hindi mo pa na-accomplish na perfect dahil yun ang nare-require niya pagdating sa langit. Alam nyo, dito tayo mapalad as reformed people. Not all appreciate the active obedience of Christ. This was missing sa systematic theologist ni Louis Perry Schaeffer at ni Willard Erickson. Kasi ang tingin nila is just mere payment, okay na, marahil. But it does not necessarily merit yung acceptance ng Diyos. Tandaan mo, kung nabayaran lang kasalanan yun, amanos ka. Ang kailangan mo is maging banal ka sa mata niya. Paano ka magiging banal? Let's say, amanos na kayo. Pero mapufulfill mo ba yung law? Given na makasalanan ka. So the active obedience of Christ completes the work of Christ. Sabi ng Philippians 3:9, "And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith." Ito yung family worship namin kanina. Sinabi dito ni Paul, naging accountant siya, yung parang ang hirap, ang daming mawawala sa'yo kapag sumunod ka kay Kristo. Pero nung nagkaroon siya ng accounting, sabi niya, mas tiningnan niya na parang mga dumi itong mga accomplishments na ito just for the worth of the surpassing worth of knowing Christ. Why? Because in Christ, sa bandang huli, hindi ka malulugi because you will receive the righteousness. Hindi ito yung kabayaran lang, ito yung righteousness ni Christ na na-accomplish niya. Hindi lang ito yung dahil namatay siya sa krus, kundi pati yung pag-accomplish niya. So, sa 1 Corinthians 1:30, sinabi niya rin doon yung righteousness ni Christ. So therefore, paano nagkaroon ng righteousness, yung active obedience? Paano sinunod ni Kristo? O ito, sinless life. Jesus totally hated sin in all its forms and appearance. Ipakita ko sa inyo kung gaano ka, dapat kang humanga at glorious itong sinless life ni Christ. As I've told you kanina, mula nung simula hanggang bata siya nakikipaglaro, hanggang siya ay mamatay sa krus, mula nung siya ay naisilang, isang pagkakamali lang ng Son of God, isang kasalanan lang, tapos na ang lahat. But look at this, yung ating perfection at sinlessness na nakikita sa Kanya is not only outward holiness. Hindi lang ito outward holiness, hindi siya katulad natin, na nakabihis tayo na maayos, sumasamba tayo, we have the right tune, we are so dressed up on Sunday, yet, it is an outward appearance lang for many of us dahil marahil yung ating heart malayo, it's cold sa Diyos. But you see, Jesus, every time He read the scriptures, nandun yung kanyang inward heart. So ang kanyang pagsunod sa kautusan, hindi lang outward, kundi inward.
At napakadakila nito. Which means, hindi lang siya hindi nagnakaw. Ni minsan hindi siya nag-covet ng pag-aari ng ibang tao. Ni hindi siya nagkaroon ng sexual sin, pati yung pagnanasa sa ibang tao. Nung siya ay nagde-develop na sa kanyang pagiging kabataan, yung hormones niya, being a complete and true man, sigurado nandun ang sexual drive sa kanya, but never at any time, even once, that he satisfied yung mga temptations at sexual urges na yon in order for us na makumpleto yung work na yon. Never siya na nagsinungaling, even though it was so hard sa mga sitwasyon na yon. This everything inaccomplished ni Jesus Christ. And sasabihin siguro, okay, sige, nakakahanga, palakpakan natin si Jesus na nagawa niya. Eh, siguro may mga ibang tao din na bubuhay, magagawa nila yon. Pag binigyan mo sila ng magandang environment o kaya ng mga iilang linggo o ilang araw. But let me tell you, he did this for 30 plus years at never siyang bumigay. This is the Savior na sinasamba natin. And he did this hindi sa isang bundok na walang temptations. He was constantly with sinners and publicans. You know this, napakadaling magkasala sa atin with kahit walang ibang tao, walang anumang bagay na temptations. Yet, mas madali kapag you are in the company of sinners. You are the best environment na ma-encourage ang sinfulness mo. You see, not even once. And Christ remained sinless despite the persistent attacks of the devil. Sabi ni Mark Jones, when conceived this way, the idea that Jesus could sin is utterly atrocious, indeed blasphemous. The triune God is implicated in all that Jesus does. God is justified by Jesus, glorified by Jesus, and made visible by Jesus. If Jesus could have sinned, God would not be God. You see, ang matindi pa pala na nakataya, kapag nagkasala siya, God would not be God. Napakaraming mga repercussion. But thankfully, we believe in the impeccability of Christ. He cannot sin because nandun yung moral na pangreserba niya if he will be attacked. Yet, he all accomplished this not using any divine power on his own in his essence as Son of God. He did this always relying on the power of the Spirit. And sabi ni William sa kanyang The Life We Cannot Live, as he grew older and encountered peer pressure among the other children in Nazareth, never once did he give in and follow the crowd in doing wrong. As a teenager and a young man, when Jesus went through puberty and all the normal God-given hormones began to surge in his body and new temptations assailed his eyes, never once did he look at any girl or woman with anything but perfect purity. Never once did he show off his developing strength by picking a fight. Never once did he disrespect his mother or Joseph, even when they were in the wrong. When he baffles the professional theologians at Jerusalem at the age of 12, there isn't even the slightest whiff of pride. When he is being falsely accused, sorely provoked, and beaten to within an inch of his life, when he is being mocked and scorned while hanging in physical and spiritual agony on the cross, never once does he do or say or feel anything wrong. Instead, he speaks and thinks and feels only grace and compassion and kindness. So this is the Lord Jesus that we worship. And then the obedient life, nag-obey siya, hindi lamang yung sinlessness, yun yung iniwasan niya na magkasala, iniwasan niyang i-violate yung kasalanan ay yung law. Ito naman, wholeheartedly inobey niya positively yung mga kautusan ng Diyos hanggang siya ay mamatay. In other words, di siya bibigay at talagang gagawin niya ang best na ito. So let me conclude that God's active obedience is actually Christ living the life we cannot live. Alam nyo, there was a time in 1936, the founder of the Westminster Seminary sa Philadelphia, 1 week before he died, he preached on the active obedience of Christ. He was so
drawn to the active obedience of Christ, that after 1 week, nung siya'y mamamatay, ang nasa fresh thoughts niya is the active obedience of Christ. And his last words ay ang ginawa niya, nagpa-telegrama siya sa kasama niya na si John Murray. Tinelegram niya si John Murray itong si J. Gresham Machen. At alam niyo, laman ng telegram is, I am so thankful for the active obedience of Christ. Without it, no hope. Without it, no hope. So as we go sa ating Holy Week vacation, and you will see these pictures or videos of people trying to celebrate the Holy Week, remember the active obedience of Christ, and even His passive obedience. Without it, you will not have hope in this life or in the next to come. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan, sa aming RBS, at nawa nga ay magdulot ito ng di lang ma-warm yung heart namin, kundi ma-remind kami sa glorious truths that we embrace. We are grateful and we are thankful sa inyo, Father. In Jesus' name we pray. Amen.